Nandito ako sa lungsod ng Maynila. Sabalit doon ako lumaki at nanirahan sa isang maliit na bayan sa Laguna, ang San Pablo. Doon ko nakilala at naging kaibigan si Gino. Mapayapa ang aming bayan at bihira lamang marinig ang balitang may nawawala o nasasaktan. Ang mga residente roon ay halos magkakakilala dahil sa sobrang liit ng lugar na yon. Sa aming mga kabataan, kadalasan ay nagsasamang naglalaro sa sandaling makalabas ng aming mga bahay. Kilala naming lahat ang isa't isa, kaya karaniwang magkakaibigan ng mga tao sa aming lugar. Mapagpalang araw po sa lahat ng tagapakinig sa channel na ito, at maging sa iyo po, Kuya Chris. May nais po akong ibahaging kwento sa inyo na hango sa tunay kong karanasan. Narito, at akin pong ipagpapatuloy ang aking kwento. Bago dumating si Gino sa bayan namin, akala ko tuloy wala nang puwang para sa isang bagong kaibigan. Sabalit iba ang naging pagtanggap niya sa aming lugar. Bagamat isa siyang baguhan sa San Pablo, iginapang niya ang pagiging bahagi ng aming komunidad. Naaalalang naaalala ko ang unang araw na makita namin si Gino. Bagong lipat lamang siya noon sa bahay na katabilang ng bahay namin. Nagbubunot ako ng mga damo at nililinis ang bakuran namin nang may bumukas na pinto sa tabi at may lumabas na isang binata. Mukhang kasing edad ko lang siya noon. Malamang ay nasa huling taon na siya ng kolehiyo gaya ko. Napatingin ako dahil bago ang mukha ng binatang yon sa lugar namin. Halatang mayaman at masasabing gwapo, pero medyo seryoso ang kanyang aura. Parang suplado. Hindi siya kaagad nakipagkwentuhan sa amin, bagamat kitang-kita na napansin niya ang aming mga tingin sa kanya. Pumasok na lamang siyang muli sa kanilang bahay. Sa mga sumunod na araw, madalas nakikita namin siyang papasok at lumalabas lamang ng bahay. Namumundok ang mga maleta sa kanilang gate, tila bagong lipat nga sila sa aming bayan na galing sa malayo. Kapag nasa bahay na namin ako sa hapon, nakikita ko siyang nakikipag-usap sa mga kargador habang iniipon ang kanyang mga kagamitan papunta sa loob ng bahay. Bihirang makita siya sa labas maghapon. Puro trabaho yata ang inaatupag niya. Simula nang maging kapitbahay namin siya, namuo sa isipan ko ang pangungusap na baka maging magkaibigan kami. Kahit napakiramdam kong suplado siya, ay binigyan ko pa rin siya ng halaga sa pagiging bahagi ng bayan namin. Nagpatuloy sa pamumuhay ang mga tao sa bayan namin, kasama na ng bagong dating naming kapitbahay na si Gino. Mayaman man siya, ay nakibagay siya sa amin, sa aming mga kapitbahay. Simpleng binata lang naman siya at wala namang sinasakyan o may kasamang katulong pa sa bahay nila. Sa kaibuturan ng aking damdamin, may kutob ako na magiging mabuti ang samahan namin ni Gino balang araw. Hindi ko alintana ang kanyang kalagayan. Mas nakakaangat siya sa buhay kesa sa amin dahil magiliw naman siyang tumanggap ng alok ng tulong kapag kailangan niya. Matapos ang ilang linggo, naging bahagi na ng aming pamayanan si Gino. Bagamat tahimik pa rin itong binata, unti-unti na rin itong nakikisalamuha sa amin, lalo na sa tuwing nagsisimba kami ng araw ng Linggo sa umaga. Pagkatapos ng misa, karaniwang nag-iikutan ng mga pamilya sa aming bayan upang kamustahin ang isa't isa. Doon ko unang napagmasda na nanliligaw pala si Gino sa anak ng punong barangay naming na si Christina. Simpleng pagkakaibigan lang naman siguro iyon, dahil bago pa man dumating si Gino sa San Pablo, ay kilalang may nobyo na si Christina na galing sa kabila naming bayan. Isang Sabado ng umaga, nagulat na lang kami nang dumating si Gino sa aming bahay, dala ang supot na may lamang tinapay. Nagpaalam daw itong dadaan at magpapakilala ng maayos sa aming mag-anak,
Pinagbuksan namin siya ng malugod ngunit kita sa kanyang muka na may kaunting kaba at hiya sa kanyang inasal. Nang makaupo siya sa sala at iniabot ni Mama ang inihandang chocolate, tsaka lang nagsalita ang binata. Napakasimple ng dahilan ng pagdalaw niya. Naghahanap lang daw siya ng kaibigang kasing edad niya para maiwasan ang pangungulila sa pamilya na nasa ibang bansa. Tuwang-tuwa naman ang magulang ko sa pagsisikap ni Gino na makisalamuha. Ako man ay natuwa dahil sa wakas ay nagkausap na rin kami ng maayos. Sa simpleng pag-uusap na iyon, nabuksan ko ang aking loob kay Gino at nalaman kong tunay ngang tahimik at seryosong tao lang siya. Nagkaroon na kami ng pagkakataong magkwento ng aking pamilya at pinapakinggan niya kaming lahat ng mabuti. Matapos nun, ay naging madalas na ang pagdalaw ni Gino sa aming tahanan. Minsan naman ay ako ang pumupunta sa bahay niya para kumain ng tanghalian. Kapag Sabado, ay nagsasama kaming manood ng sine sa bayan o maglakad sa palengke. Ang biro ko pa nga kay Gino ay mas madalas ko na siyang kasama kaysa sa sarili kong mga kapatid. Unti-unti kaming naging magkaibigan ni Gino. Nagtitiwala na rin siya sa akin at napagkukwentuhan na ang mga bagay na personal sa kanya. Lumalabas ang kanyang pagkasuplado at masunuring anak naman pala siya. Matapos ang 2 buwan, para na akong may kapatid na lalaki sa tabi ko. Basta day off namin sa trabaho at paaralan, tinatambayan ko na ang bahay niya. Kapag may dumating na padala galing sa magulang niya sa ibang bansa, abot tenga naman ang ngiti nito. Halatang excited siya sa mga regalo, subalit sa kinang ng mata niya, lalong kitang masaya si Gino kapag may kasama siyang magbukas at tumanggap ng mga padala. Nadarama niya siguro ang pamilyar na samahan sa tuwing kasama siya namin. Si Gino na rin ang naging tagapagpayo ko sa maraming bagay. Maliban sa magulang ko, siya ang una kong kinukumusta kapag may problema ako. Minsan ay sinasamahan pa niya ako para ipaglaban ang karapatan ng aming mga magsasaka laban sa mapang-aping negosyante sa bayan namin. Noong panahong yun, damang-dama ko ang diwa ng tunay na pagkakaibigan. Alam kong handang tumulong at sumuporta si Gino kahit kailan. Kaya hindi ko inaasahang dadating ang araw na bigla na lamang niyang iiwasan ang pakikipag-usap sa akin, lalo na nang makilala namin si Alona. Bukod sa pagkakaibigan namin ni Gino, masayang nabahagi ko rin sa kanya ang pagkakaibigan ko sa mga kababaihang kasing edad ko sa aming bayan. Isa na rito ang aking kababatang si Alona. Magkasing edad kami ni Alona, bagamat medyo mas bata ito sa akin ng 2 taon. Mula pagkabata ay kilala ko ng mabait na bata ito kahit mahiyain. Ang pagkakaibigan din namin ni Alona ay para na ring magkapatid. Pero malimit na nagtatago siya sa kanyang ina kapag may ibang tao. Labis na nangungulila ang dalaga ng maaga pa lamang na nawala ang kanyang ama na si Mang Kadyo dahil sa matinding sakit. Malungkot man, ngunit patuloy pa rin ang buhay at medyo nakaahon na rin sila Mama Egay sa pinagdadaanan. Isang mistulang walang katapusang dilim ang dumating sa buhay ni Alona nang bigla na lamang iniwan sila ng kanyang inang na si Mama Egay. Malubhang sakit din ang ikinamatay nito at naulila si Alona ng husto. Napasama siya sa pag-aalaga ng aming pamilya dahil na rin sa pagmamakaawa ng kanyang mga naiwang kamag-anak. Kahit na hindi naming kadugo ay itinuring na rin naming kapatid at anak si Alona. Maaga siyang tumayo sa sakuna sa buhay, subalit nagpatuloy pa rin sa pag-aaral at sa kabila ng problema ay graduate din siya sa kolehiyo bilang education student. Dahil musmus pa siya nang mawala ang kanyang mga magulang, ay karaniwan na lamang na madalas makitira sa bahay namin si Alona tuwing bakasyon mula sa Maynila.
Nang hindi sinasadyang dumalaw si Alona sa aming bahay noong isang hapon, dala ang supot ng tinapay at dahon ng saging. Sakto namang naroon noon si Gino. Kasama ko siya ng mga panahong yun. Sa pagkakataong yun, nasaksihan ni Gino ang madalas kong ginagawang pagtulong kay Alona. Pagluluto ng suman. Isa sa mga paboritong pagkain niya. Formal kong ipinakilala kay Gino si Alona at nagsimula ang pagtatanong nito tungkol sa mga kalalakihang lingid sa kanya'y matagal ko nang napapansin na may lihim na paghanga kay Alona. Maya-maya pa ay umalis na rin si Gino sa aming bahay. Hindi niya pinahalatang interesado pala siya kay Alona. Subalit sa tuwing inaasar ko siya tungkol dito, ay binibiro niya lang ako. Palihim ko ring ipinagdarasal ang pagkakaibigan nilang dalawa ni Alona. Bagamat sa tingin ko, ay wala itong patutunguhan. Si Gino kasi ang tipo ng tao na seryoso sa lahat ng bagay. At bagamat malinis ang hangarin, tiyak kong wala itong balak makipagrelasyon pa sa ngayon. Kaya naman laking gulat ko ng personal na ipaalam sa akin ni Gino na naging sila na ni Alona. Sa kaunting panahon lang na nagkakilala sila. Kaagad akong naging masaya para sa kanila. Pero bahagyaring ikinabahala ang pagtalikod sa naunang pangako ni Gino sa sarili na hindi muna ito makikipagrelasyon sa ngayon. Binaliwala ko ang kaba sa aking dibdib at tinanggap na maganda para kay Gino at Alona na maging sila. Ilang linggo pa ay ikinuwento rin ni Alona ang saya niya kay Gino. Subalit nakita ko na may pag-aalinlangan din sa puso ng dalagang kaibigan ko. Tahimik lang niyang sinabi na kung sakali mang magtagal sila ni Gino, ay sana raw tanggapin ito ng mga kaibigan na kagaya ko. Agad kong tinapik si Alona sa balikat at sinabing handa akong sumuporta sa kanila ni Gino hanggat masaya sila sa isa't isa. Sa mga sumunod na linggo, ay mas naging palaisip si Gino. Hindi na gaya noon na pagkatapos ng trabaho sa Makati ay uuwi dito sa San Pablo at magdadaldalan tungkol sa maghapon. Unti-unti na rin niyang iniiwasan ng aming mag-anak sa tuwing bibisita kami sa kanila. May't maya rin niyang kinukumusta sa akin sina Alona. Ngunit ilang beses ko na rin napuna ang pagkasuklam niyang banggitin ang ibang mga detalye ng kanilang relasyon. Gusto mang ulitin ang pag-uusap, ay kinukonsinti ko ang kanyang kagustuhan para sa privacy. Marahan ding nagsimula si Gino na ilagay sa alanganin ang aking pinagmulang pagkakaibigan kay Alona. Sa puntong yon, alam kong dapat akong mag-ingat. Parang may mga lihim na bagay si Gino na ayaw niyang ibahagi sa akin tungkol kay Alona. Matapos ang ilang buwan na parang tinatanggihan na ni Gino ang aming pagkakaibigan dahil sa relasyon niya kay Alona, nag-alala ako sa binatang dati-rati malapit na kaibigan. Hindi naman lingid sa akin ang karapatan niyang maging maligaya. Subalit para sa akin, ay hindi ito dapat nangangahulugan ng pagtalikod sa mga taong tunay na nagmamahal at nag-aalala sa kanya. Pilit kong binabaliwala ang kutob na hindi maganda ang patutunguhan ng pag-iwas ni Gino sa aming mag-anak. Sa tuwing dumadaan ako sa bahay nila para tignan kung maaaring may kailangan sila, ay palaging nakasarado ang bintana at kadalasang wala sa bahay. Matagal na kaming hindi nakakapananghalian kasama si Gino at minsan ay mapapaisip na ako kung talagang masaya pa ba siya sa piling ni Alona. Mayroong bahagi ng puso ko na nagsasabing baka nga may kakaiba sa kanilang dalawa. Subalit bilang isang mabuting kaibigan ay patuloy pa rin akong naniniwala na the best pa rin sila para sa isa't isa. Isang umaga, habang naglilinis ako ng bakuran, ay sakto namang dumaan si Alona. Napatawag ako sa pangalan niya at sinita kong bakit bihira na lang siyang dumalaw sa amin.
Nakangising sumagot ang dalaga na abala lang sila ng kanyang nobyo. Pero wala namang maikukubli sa akin. Mainit na yakap at halik sa pisngi ang iginante niya sa akin bilang pasasalamat. Dahil wala raw silang naririnig na masama laban sa kanila ni Gino. Matapos ang maikling pagbati sa akin, ay nagpaalam na si Alona. Magtutungo daw siya sa palengke. Bago siya tuluyang mawala sa paningin ko, ay napatingin ako sa bintana ng bahay ni Gino. Sa maliit na espasyo roon, nakita kong nakatayo rin si Gino. Nakatitig sa aming dalawa ni Alona. Hindi ko alam kung mulat ba siya sa paningin, pero walang emosyon sa kanyang mga mata. Hindi ko na napigilang kumaway sa kanya, subalit mukhang hindi nga niya ako napansin. Pumasok na lang siya muli sa loob ng kanilang bahay. At sa sandaling yon, tiyak ako na may mali at may tinatago sa akin si Gino. Sa loob ng nagdaang 3 buwan, maliban kina Alona, ay hindi ko na ulit nakita o nakausap man lang si Gino. Kapag dumadaan ako sa daan malapit sa bahay nila, nakapinid ang mga bintana at pintuan. Isang araw, habang binabalatan ko ang mga saging, ay bigla ko siyang nakita sa may bandang bakuran nila. Isa-isa niyang pinipinaw ang mga damit na sinampay. Agad akong huminto sa ginagawa at tumakbo papunta sa bakuran namin upang lapitan siya. Sa maikling sandali ng aming pagkikita, ay napuna ko kaagad ang malaking pagbabago sa kaanyuan ni Gino. Sa mahigit 6 buwan na hindi pagpapakita, halos hindi ko na siya makilala. Payat na ang dating masiglang binata. Halos mababao na sa balat ang kanyang mga mata. Habang tila bagang nangangayayat na ang kanyang mga braso. Gusto kong yakapin siya ng mahigpit para punan ang mga buwang na nagdaan na parang ilang taon nang hindi pagkikita. Ngunit bago pa man ako makalapit sa kanya, ay parabang natakot ito sa akin. Tila ba nakasilip siya sa bintana kung nasaan ang asawa niyang si Alona. Maya-maya pa'y nagmamadaling kumuha ng mga sinampay at mabilis na pumasok sa loob ng kanilang bahay. Bago siya ganap na makapasok, ay hinabol ko siya at pilit na hinawakan sa braso. Ngunit tila wala na siyang lakas magpumiglas. Kaya nga 10 segundo lang ang nagdaan at nanghihina na siyang nagpaalam sa akin. Bago ako tuluyang mapalayo, sa pag-aalalang nagahari sa aking kalooban, ay napansin ko ang maliit ngunit malalim na sugat sa gilid ng kanyang liig. Nais kong itanong, subalit mukhang galit at nahihiyang kausapin niya ako. Siyempre bilang mabuting kaibigan, ay alam kong hindi ko dapat pilitin pa ang usapan. Tumango na lang ako at pabirong sinabi sa kanya na mag-iingat dahil baka lamunin siya ng dilim kung lagi siyang nagtatago sa loob ng kanilang bahay. Tinignan niya ako ng mariin bago tuluyang isara ang pinto at muling mawala sa aking paningin. Matapos ang hindi inaasahang pagkikita namin ni Gino, nabahala talaga ako sa lagay ng dating matalik kong kaibigan. Nag-iisa lang siya sa mundo, maliban na lamang sa kanyang asawang si Alona. Mula nang magpakasal sila, 6 buwan na ang nakararaan. Pero nito ko lang ulit siya nakita. Naisip kong kausapin ng magulang ko tungkol dito dahil baka may maitutulong sila sa lagay ni Gino. Pilit kong inaalala ang itsura niya kanina. Payat at halos puro balat at buto na lamang. May bahagi ng damdamin ko na galit kay Alona dahil sigurado akong may kinalaman ito sa paghihingalo ng dating matipuno at malakas na katawan ng binata. Nang mapag-usapan namin ang tungkol kay Gino sa aming hapag, agad na nag-alinlangan ng itsura ng aking ina. Para bang may gusto siyang sabihin ngunit natatakot. Sa pagtatanong ko kung ano ba talaga ang problema,
dahan-dahan niyang ibinunyag ang balitang kumakalat sa bayan na aswang di umano ang ina ni Alona. At may posibilidad na nagmana ito ng kanyang katangiang yun. Napatigil ako sa sinabi niya at sa isip ko'y hindi katanggap-tanggap na ganoon ang ituring nila kay Alona. Subalit dahil na rin sa pagkabahala sa kalagayan ni Gino, ay napilitan akong pakinggan pa ang paliwanag ng ina ko. Ayon kay Mama, noong mga panahong namatay ang ina ni Alona na si Mama Egay, ay maraming usap-usapan sa bayan na aswang daw ito. Dahil sa ilang kababaihan din na nagkaroon ng pagsipsip ng dugo at pagsakit mula lamang sa pakikipag-usap kay Mama Egay noong mga nakaraang araw. Hindi naman nasaksihan ng marami na si Mama Egay mismo ang salarin. Ngunit iilang beses na rin may nakakita sa kanyang anyong nahahabaan ng pangil at tumitingkad ang mga mata. Bagamat walang namatay dahil kay Mama Egay at nananatiling tahimik lang siya sa payak nilang pamumuhay, hindi pa rin maalis ang agam-agam ng mga tao laban kay Mama Egay. Matapos ang ilang buwan ay tiyak na nilang naging normal na naman ang takbo ng buhay hanggang sa patayin si Mama Egay ng matinding lagnat na kalaunay naging dahilan para maulila si Alona. Subalit kahit na ganon, hindi pa rin nagbago ang tingin ng ilang residente sa bayan na si Mama Egay ay aswang. Sa paglipas ng mga taon, unti-unti nang kinakalimutan ng marami ang masasamang alamat na bumabalot kay Alona at sa kanyang namatay na ina. Subalit sa muling pagbabalik ni Alona rito sa bayan upang dalawin kami, muli ring nabuhay sa bayan ng mga usap-usapan laban sa kababaihan. Naisip ng iba na baka nga nagmana si Alona ng mga katangian ng kanyang inang pinaghihinalaang aswang. Dahil dito ay muling nabuhay ang mga kwento laban kay Alona at sa tiyak na kalaunan ay babagsak ang lahat ng masasamang kutob sa binibini. Sa paghahayag ng aking ina sa mga pangyayaring bumabalot kay Alona noon at ngayon, wala akong nagawa kundi ang manahimik, mangamba, at muling mag-isip. Paano kung mga biro lamang ang ibinabato sa kaibigan kong si Alona? Subalit bakit nga naman ganoon na lamang ang nangyari kay Gino? May koneksyon ba talaga ang lahat sa sinasabi nilang aswang? Matapos marinig ang mga sinabi ng aking ina tungkol kina Alona, muling bumalot ang kaba at pangamba sa aking puso. Hindi ko alam kung dapat ba akong maniwala o hindi. Basta ang tanging naiisip ko lang noon ay ang kaligtasan ng aking kaibigan na si Gino. Ilang araw din akong hindi makatulog ng maayos dahil paulit-ulit na nagpapakita sa panaginip ko ang mahiwagang sagot sa sakit at panghihina ni Gino. Isang gabi, wala akong ibang naisip kundi ang pumunta sa bahay nila Gino at Alona. Kahit na ayaw ko silang guluhin ay nais kong makita sa sarili kong mga mata na ligtas ang aking kaibigan. Hindi ko alam kung dala ba ng kalasingan o gutom o kung kabaliwan na ba ang sumapi sa akin. Pero umikot na talaga ang aking mga paa sa pagpunta sa likod bahay ng mag-asawa. Naisipan kong umakyat ng bubong nila at doon sisilip sa maliit na bintana. May kutob akong kung sakaling may lihim silang tinatago ay mahahalungkat ko iyon sa pamamagitan ng obserbasyon mula sa labas ng kanilang silid. Nasa ikalawang palapag ng bahay nila ang kanilang kwarto, kaya naman medyo mataas ang bubong na tatayuan ko. Sa pag-akyat ko, napansin kong napakadilim na ang paligid. Bukas na rin ang maliit nilang bintana, kaya medyo nag-alinlangan na akong magpatuloy. Subalit gaano man kalabis ang utos ng damdamin ko na tingnan ang lagay ni Gino, ay hindi ko tinigilan ang aking hangarin. Sa paglapit ko sa bintana, ay agad akong napahinto sa eksenang nakita ko. Si Alona. Nakayapak
at kumakain ng walang laman. Nagtataka ako sa nakitang wala siyang kinakain, kundi lamang hangin. Maya-maya, napansin kong umangat ang buhok ko at tumayo ang balahibo ko nang makitang isang malaking ulo at may mahahabang pangilang dumapo sa leeg ng payapang natutulog na si Gino. Nanlaki ang aking mga mata sa nakikita kong itsura ni Alona. Ang kanyang buong katawan at mukha ay nagbago. Para itong isang halimaw na sabik na kumain ng buhay ang kanyang itsura. Paulit-ulit niyang nilalasa pang leeg ni Gino na animoy walang ginagawa kundi ang mahimbing lang na natutulog. Pilit ko mang pigil ang sumigaw ang lalamunan ko at nag-ingay upang maistorbo si Alona sa kanyang ginagawang kademonyohan. Sa pagkagulat ko'y nagbago muli ang itsura ni Alona. Unti-unti siyang bumalik sa dating kaanyuan at dali-dali siyang tumakbo palayo sa asawa niyang walang malig tao sa nangyari. Nang makabawi ako ng gulat, ay agad kong inakyat ang bubong at pinasok ang kanilang silid upang tingnan si Gino. Inalis ko ang kumot at nakitang puno ng mga pilat at sugat ang kanyang leeg at dibdib. Tila umuuga ang kanyang paghinga at mahinang kumakaway ang kamay. Sa kalagitnaan ng ulan at malamig na hanging pumapasok sa silid, ay niyakap ko si Gino habang ako'y umiiyak. Dahil sa pait na lunas ng katotohanan tungkol kay Alona. Sa hindi inaasahang pangyayaring yon, tiyak ko ng totoo ang lahat ng sinabi ng nanay ko tungkol kay Alona at sa kanyang ina. Totoo nga silang mga aswang at nanganganib ang buhay ng aking kaibigan na si Gino. Sa gitna ng pag-iyak at pangamba, naisipan kong dalhin si Gino sa aming bahay upang doon siya alagaan. Subalit sa kanyang kalagayan, tila hindi na siya makagalaw pa ng maayos. Kaya maingat kong iniwan muna siya sa silid. Ako mismo ang humarap kay Alona na nakaupo lang sa sala nila. Nakatulala habang humahagulgol na umiiyak. Sa gulat ko'y mabilis na nagbago ang anyo nito at may sungay na naman siya sa ulo. Habang ang kanyang mga mata ay mapulang mapula na parang dugo. Nang mapansing papalapit ako sa kanya, sabik siyang sinugod ako. Subalit sa mabilis na kilos ay napahinto siya. Unang pagkakataon ko itong makakita ng ganitong nilalang, kaya natulala lamang ako sa eksenang nasa harap ko. Nagtataka kung anong motibo ng isang nilalang na katulad niya sa paghuhot-hot ng kabuhayan ng iba. Sa paglabas ko ng kanilang bahay, ay dumiretso ako sa aming barangay upang humingi ng tulong na iligtas si Gino. Ang naisip ko noon ay i-report ang insidente sa mga otoridad, lalo na't may mga ebidensya akong nakita na posibleng salarin si Alona sa sinapit ni Gino. Bagamat ayaw kong sirain pa ang pangalan niya, ay hindi ko kayang bitawan ang pagsusumigaw ng hustisya para sa isang naloko at pinatay ng isang nilalang ng dilim tulad ni Alona. Ngunit sa harap ng aming kapitan, at ilang tumatandang nasa barangay, lumabas na hindi lamang sila naniniwala sa mga sinasabi ko laban kay Alona. Sabi nila, wala naman silang nakitang tiyak na ebidensya sa kasalanang ito. At sa hinaharap na panahon, ay hindi raw bagay na sirain ang buhay ng isang tao, lalo na't wala namang nasasaktan. Baliwala ang lahat ng sinabi ko, at nakita kong isang malamig na balikat ang kanilang iniabot sa aking paghihimagsik. Naiintindihan kong mahirap paniwalaan ng isang kaibigan na nahuli ang aswang sa akto, ngunit sana man lang ay nagawan nila ng paraan para ligtas na mailayo si Gino. Sa puntong yon, napagtanto kong mag-isa na lamang ako sa labang ito. Maliban sa pamilya ko,
ay hindi mapagkakatiwalaan ng iba pang residente ng bayan na maniwala sa aking salaysay. Ilang linggo pa ang lumipas ay nanghina ng todo si Gino. Dahil sa aking nalaman ay hindi na ako papayag na makausap siya ni Alona. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanila pero sa tuwing naaalala ko ang sinapit ng aking kaibigan ay mas lalong sumasakit ang dibdib ko. Matapos ang naganap, naging maingat na akong lumabas ng bahay at makipagsalamuha sa ibang tao. Bagamat alam kong inosente ako ay natatakot din akong baka sakaling may makakita sa akin na galing sa bahay nila Alona. Baka akalaing kasabot ako o may kinalaman sa mga nangyayari. Tinuruan ako ng aking mga magulang na maging mahinahon at maging mapagmatsyag. Sa mga sumunod na araw, hindi ko na muling nakita o narinig pa ang anumang balita tungkol kina Gino. Kahit anong pilit kong hanapin ang kaibigan ko, ay hindi ko na siya mahanap pa. Sa pagkalipas ng 2 linggo, ay may biglang dumating na balita ng pagkamatay ni Gino dahil sa matinding anemia at pagkawala ng dugo. Halos mapatid ako sa narinig dahil alam kong may kaugnayan ito sa ginagawa ni Alona sa kanya. Naisip kong ireklamo ito sa mga kataas-taasan, subalit mahina ang aking tinig at walang naniniwala sa aking mga sinasabi. Kaya ang tanging magagawa ko na lamang ay umiyak at ipagdasal ang kaluluwa ng aking kaibigan. Sa puntong iyon, tuluyang ko nang tinanggap na wala nang magagawa pa para mabago ang nakikitang katotohanan. Matapos ang ilang buwan, bigla na lamang umalis si Alona sa bayan at simula noon ay hindi ko na siya muling nakita pa. May bulong-bulungan na nagsasabing nagpunta raw ito sa Maynila upang humanap ng bagong biktima. Subalit dahil na rin sa takot at pangamba, wala nang nagbakasakaling maghanap pa ng katotohanan. Ang alam ko na lang, naging matyaga si Alona sa kanyang plano at sa kabila ng lahat ay nagtagumpay pa rin siya sa kanyang hangarin. Habang patuloy naman ang buhay ng iba, ako na may lagi na lang dadalawin ang alaala ng pagkawala ng isang matalik na kaibigan. Bagamat kasalukuyan na akong nasa Maynila, lagi kong ikinukwento ang tungkol kay Gino sa aking pamilya at sa mga bagong kaibigan na nagtatrabaho sa malalaking kumpanya rito. Subalit gaya noon, kakaunti o wala nang naniniwala sa aking kwento. Minsan, napapaisip na lang ako, parang tulad ko rin sila, na hindi lubos maisip na totoo palang nag-e-exist ang mga nilalang sa dilim tulad nila Alona. Kaya mula noon, mas naging maingat na rin akong makipagrelasyon, lalo na kapag bago sa akin ng isang tao. Simple na pag-iingat na lamang ito upang maiwasan na mangyaring muli ang nasaksihan kong trahedya sa aking kaibigan. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Marami pong salamat sa inyong pakikinig at Happy New Year po sa inyong lahat. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.